Hello guys, so kumusta kayong lahat? So bago tayo mag 100,000 subscriber, igagawa muna ako na isa pang vlog. So sa mga first time nanonood sa akin, so ako nga pala si Marlon Ubaldo, ako ang owner ng The Printing Shop. Nagtuturo ko guys ng tips and tricks para mapalago ang iyong printing business. So kung gusto mo na mga ganitong klase ng video, no, so inaanyayahan kita na mag-subscribe dito sa my channel ko. So trivia lang guys, no? Alam nyo ba ang pinaka number one na dahilan kung bakit nasisira ang printer ay kasi pinifeed natin siya ng makakapal na papel. So ako guys, ginagawa ko rin naman dati, ano, lalong-lalo na yung printer ko is yung Canon na IP2770 pa. Ang pinifeed ko dun guys is 300 GSM na papel. Kasi guys, no, usually nga ginagamit yung mga papel na yan kapag nagpiprint tayo ng invitation, ano kaya ng calling card. Siyempre, gusto ng mga client natin na makakapal yung mga calling card nila para mas maganda nga naman na ipamigay yung mga calling card na ginawa natin. Pero alam nyo ba guys, no, na mas mahal pa ang babayaran nyo kaysa sa kinita nyo kapag ka nagfi-feed kayo ng makakapal na papel sa printer nyo. Kasi naranasan ko na rin yan guys nung gumagamit na ako ng Epson na product. Lalong-lalo na guys yung Epson na L121 yung ginagamit ko. So ang ginagawa ko dati guys, nagfi-feed ako ng mga 250 hanggang 300 GSM na papel dun sa may Epson na L121, lalong-lalo na guys kapag bago yung printer natin. So sigurado yan guys, no, marami rin nagtry niyan at sasabihin nila na okay naman Sir Marlon, gumagana naman. So nagfi-feed naman siya, wala naman akong problema. Guys, tandaan nyo, no, lagi ko tong sinasabi sa mga vlog ko na sa una lang yan magfi-feed. Pero after ng ilang papel niyan guys, no, ang mangyayari diyan guys is mahihirapan na siyang kumain ng papel. At kahit na bond paper nang i-feed mo sa kanya, hindi na siya kakain ng papel kasi nga guys, nasira na yung feeder natin. So ganun kasi guys, madalas ang iniisip natin, no, gusto nga natin maibigay yung best sa may customer natin. Pero ang expense naman nun guys is nasisira yung mga machine at mga printer natin. So sa vlog na to guys, no, ituturo ko sa inyo kung paano kumapal yung mga calling card, yung mga invitation card, at kahit na ano pang card na piniprint nyo para sa mga customer nyo. So para hindi na humaba ang video na to, paano pakapalin ang mga card printing natin? So video, pasok! So hello guys, no, so hindi ko na i-feature dito, no, kung paano ba mag-layout ng mga calling card at mga invitation card. Kasi ang main focus natin dito is paano ba tayo makakapagbigay ng mga makakapal na mga material dun sa mga kliyente natin. Pero kung sakali lang naman na wala kayong idea kung paano ba mag-layout ng calling card, so guys, meron kami binibenta na software. Ito guys yung panggawa talaga ng business card. So ito guys ang pinakamadaling paraan para makapag-print ka ng business card. Meron na dito mga template. For example, i-open natin yan, no? So meron tayong mga animal template, meron tayong auto, mga kotse, beauty products, calendar, computer, construction, educational, finances, flowers, foods, hair salons, medical, miscellaneous, music, office, services, simple. Ito guys yung mga gusto ko kasi sobrang simple nito. Sports, technique. Yan. At lahat yan guys is editable. So mas madali ka guys maagawa dito ng mga calling card kasi sobrang simple lang mag-edit dito. Hindi mo kailangan guys ng any skill kapag gumamit ka guys itong business card maker namin. So kung gusto mo guys mag-avail na to, no, 1,500 talaga ang benta namin dito. Pero guys, mag-PM ka lang sa may page namin at sabihin mo lang na subscriber ka nitong channel ko para ibigay sa'yo ito guys ng 500 pesos lang. At sinisigurado ko sa'yo guys, no, sobrang madadali ang ka lang sa paggawa ng calling card. At kung mga invitation card naman or any kinds of card na gusto mong mapadali rin ang iyong pag-e-edit kasi nga medyo nahihirapan ka sa paggamit ng Photoshop, no, so inaanyayahan naman kita guys na mag-member dito sa may Creative Fabrica. So meron sila guys free trial. So kapag nagustuhan nyo siya guys, no, meron siyang iba't ibang klase ng mga promo. Like itong promo na to na pwede ka mag-member sa loob ng 1 year sa halagang $29.99 lang or 1,500 pesos lang. So guys, ito pwede ka dito mag-member using your credit card or using PayPal. So wala pa siya guys options like GCash or bank transfer. Guys, sobrang daming design dito. Ang design na makukuha mo dito is 6,325,241 na graphic file. Grabe guys. 2 months ago, 4 million lang to. Pero after 2 months, naging 6 million na siya. Tapos 119,000 na fonts. Yan, sobrang dami yan. So try natin guys, mag-type. Alimbawa, invitation. Yan o, mapapansin nyo guys, yan yung mga sample nila ng invitation. At lahat yan guys, pwede mong i-download. Pwede mong gawing negosyo. At lahat yan guys, is editable. Tingnan nyo guys, no, kapag bililin nyo ito, $10 siya. Pero kapag ka nag-member kayo sa kanya for 1 year,
makukuha nyo siya lahat, guys, ng libre na lang. So sa mga nagtatanong, guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop, ang ginagamit ko, guys, ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya, guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito, guys, yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha, guys, nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, eh kumukupas yun. So nakakaya naman, guys, sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang ilumipas, eh kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito, guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang, guys, na bibili ka ng printer with pigment ink. So ito, guys, yung mga na-print ko. So dinamihan ko na siya, no, kasi gagamit tayo, guys, ng iba't ibang klase ng phototop. So ito, guys, yung pinaka calling card na ginawa natin, no? So sobrang bilis niya lang gawin, at kapag nag-print ka, guys, doon automatic sampu ka agad siya kapag gumamit ka, guys, ng business card maker software namin. So ginagamit ko pala, guys, ng materials na piniprinta natin ay itong photo paper na 160 GSM lang, no? So yan yung nirereklamo ng iba, sir, ang 160 GSM eh sobrang nipis. Kasi, guys, 160 GSM ang pinaka safe talaga na gamitin sa mga printer na A4 size. Pero, guys, dahil nga sa vlog na to, no, ituturo ko sa inyo, guys, no, kung paano ba siya pakapalin. So sa hinaba-haba, guys, ng explanation ko, no, so nandito na tayo sa exciting part. So ito lang, guys, ang dahilan, no, para kumapal ang ating mga 160 GSM na papel. So gagamit tayo, guys, ng photo top. Meron tayo, guys, holographic na broken glass. Meron tayong holographic na rainbow. Meron tayong 3D. Meron tayong glossy, which is yung pinaka-generic. Meron tayong leather. Meron tayong glittery. At meron tayong matte. So, guys, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura niya kapag ka na-laminate na natin siya dito sa ating mga invitation at dito sa ating calling card. So, siguro, guys, may magsasabi na, Sir Marlon, pinahaba-haba mo pa, papatunga mo lang naman pala ng phototop. Guys, meron pa tong isa, no? So, hintayin nyo lang ako matapos para makita nyo, guys, kung ano yung trick na ginagawa ko para kumapal to. So, sa mga hindi ulit nakakalang paano mag-laminate ng phototop, so, ang gagawin nyo, susuksok nyo lang siya, then irarun nyo lang siya saglit para umipit. Ang gagawin nyo, guys, babalatan nyo lang to. Yan. Tapos saka natin, guys, ilalagay itong invitation natin. So, guys, ito na laminate na natin siya, no? So ang susunod natin na gagawin dito is babalatan natin siya. So aalisin natin, guys, yung bandang likod, tapos gugupitin natin to, guys, itong mga sobra. So pwede kayong gumamit, guys, ng gunting or pwede kayong gumamit, guys, ng sliding cutter. Yan. So kapag natanggal na natin, guys, yung mga sobra-sobra niya, ang gagawin natin ulit ay kukuha ulit tayo, guys, ng phototop, tapos ganun ulit yung gagawin natin, same procedure. Iipitin mo muna siya, tapos babalatan natin ito ulit. Yan. Tapos gagawin natin, guys, no, inapatungan natin ang phototop, itatalikod natin siya, at papatungan ulit natin siya, guys, ng panibagong phototop. So ang susunod natin na gagawin, guys, no, lahat naman ito ay ilalaminate natin siya ng iba't ibang klase ng phototop. Ako muna sa inyo kung ano ba naging itsura niya nung pinatunga natin siya ng phototop. So ito yung una, yan. Kung mapapansin nyo, guys, no, meron siyang parang rainbow sa may loob kasi ito yung tinatawag na holographic rainbow. Kasi ito naman, guys, yung broken glass. Yan, guys, so para siyang merong bubog sa may loob. Tapos ito naman, guys, yung glittery. Yan, so may parang kumikinang-ginang siya. Kasi ito naman, guys, yung matte sa mga minimalist. Sumunod, guys, ito naman yung 3D. Yan, maganda to, guys, pag tinamaan siya ng ilaw. Nakakameron talaga siya ng 3D effect. Tapos ito yung pinaka-generic or yung glossy. And last, guys, ito yung leather, para siyang wallet. Tapos hindi lang talaga siya effect, no, nahahawakan niyo siya, nararamdaman niyo siya, guys, yung pagka-leather niya. So ngayong na-laminate na natin sila, guys, no, syempre ang susunod natin na gagawin is gagamit tayo nitong sliding cutter. So again, guys, sa mga first time nanonood ng vlog ko, no, so ito, guys, yung ginagamit ko na pang-cut. Hindi ako gumagamit nito, yung guillotine cutter, kasi ito, guys, tatlong buwan lang to, mapurol na kaagad to. Unlike nito, guys, no, 8 years sa akin to, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya pinapalitan kasi sobrang talim niya pa rin. Tapos ang maganda pa dito, guys, no, hindi siya nakakaangawit sa kilikili kasi hindi mo siya binababa. Ito, guys, ini-slide mo lang siya. I-cut natin to, guys, yung na-laminate natin ng harap at syempre ng likod. Tapos itong calling card, guys, no, i-cut ko rin siya.
So yun guys, so nakat na natin tong ating back-to-back na nilaminate ng glittery na invitation. At syempre guys, ito naman yung calling card na kinatrain natin na nilaminate rin natin ng back-to-back na glossy. So ito guys, yung difference nila. So ito yung nire-reklamo natin lagi kasi masyado siyang manipis para ibigay sa mga customer. Yan. Ito naman guys, yung nilaminate natin kaya kumapal siya. So sana nakikita nyo yung difference nila. Yan. So ito guys, pansin nyo ito, medyo nag-wave yung itsura niya. Pero ito, matigas na matigas talaga yan. Kitang-kita nyo guys, no? Straight na straight siya. Kasi makapal na talaga to. Siguro almost 250 to 300 GSM na yung kapal nito. Yan, di kamukha nito na madali siyang malukot. Ito hindi. So ito naman guys, yung comparison ng walang photo tap. To nakakahiya nga naman ibigay to. 160 GSM lang. Yan, sobrang nipis niya. Di kamukha nito guys, ito makapal to. Yan, mga 250 to 300 GSM na guys yung kapal nito. Tapos ang ginagandahan pa guys, no? Kapag ka double lamination ang gagawin mo ng mga invitation mo, pwede siyang dalawang design. Halimbawa, yung sa may harapan niya is glittery, tapos yung sa may likod niya guys, no, pwede mo siyang gawing leather. Tapos isa pa guys sa mga selling point, no, kapag laminated ang ating mga calling card na doble kamukha nito, ay hindi siya madaling mapunit. Example, ito yung hindi laminated. So ang bilis niya lang, di ba? Ito naman yung laminated. Yan. So, sobrang tigas niya. So, hindi mo siya basta-basta mapupunit, guys. So, ganun lang, guys, kasimple, no? Paano makagawa ng mga kapal ng mga invitation at mga calling card, no? So, from this, na sobrang lambot, is naging ganito na siya. Yan. So, matigas na siya. So, ang photo tap natin, guys, so, kapag baliktarin is 12 pesos. Tapos, yung pinaka-papel, ink, saka yung kuryente mo, siguro aabot siya, guys, ng mga 20 pesos ang magagastos mo sa per page. Tapos, pwede mo siyang ibenta, guys, ng 40 to 50 pesos per page ng invitation card or ng calling card. So magiging profit mo guys, no, per page ng A4 is mga 20 to 30 pesos. So maganda niyan guys, no, naging masayang customer mo kasi makapal yung binigay mo sa kanila na material. Tapos may design pa. Naging masaya ka rin guys, no, kasi dumoble yung puhunan mo. At ang maganda dun guys, no, naging masaya yung printer mo kasi hindi mo siya pinahirapan. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, materials dito sa may vlog na to, no, lahat yan guys is available sa amin. So kung gusto nyo guys magsimula rin ng inyong printing business, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys sa subscriber ka nitong channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe channel ko. Siyempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, huwag ka mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mong suportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys meron dyan sa may ilalim na kalagay na join button. Pag kinlig mo yan guys, no, magbabay ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no, see you on my next video at bye bye. The printing shop, July love, ice na sulit pa July love.